Hi, good morning. Vlog ulit tayo mga brad, mga classmates. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. At sa mga disclaimers, maraming channel na iba dyan, kundi nyo type ang channel ko. Okay. Oras na ba? 4:30. Umaga. Nakaliligo ko lang. Sarap ng pakaramdam. Fresh. Okay. Shoutout muna tayo mga brad. Didoy Ross of Albay. Marami tayong kaibigan dyan sa Bicol. Marami tayong kaibigan na mananabong dyan. Kamsur. Sa Naga. Dalawang bayaw ako, taga Bicol. Okay. Team Pinobre. Of Cagayan de Oro. Dyan, marami rin tayong kaibigan dyan. Mga Kanoy, sila Rona, sila Danny, at iba pa. The rest. Mga Kanoy. Big 81, Game Farm. Shoutout kita, Brad. Eraser Fit. Gandang pangalan. Rachel Montejo. Albert Reyes. Kaibigan ko, mga taga-Pilracom sa industriya ng karera ng kabayo. At ang mga trainer, sila Mark Tupas, Man Ruben Tupas, Nestor Manalang, trainer din yan, kaklasiko yan. Mabuhay kayo mga brad. Stay safe and be happy. Life is too short. Okay. Topic natin, selection sa inahin. Inahin, importante yan ba? Pipili kayo ng inahin. Tignan nyo yung ano. Walang pinagkaiba sa beauty contest eh. Yung tinatawag na may it factor. Tingnan nyo yung lakad. Yung mga broad shoulder, lagi nakataas ang leg, yung ulo. Tapos kung maglakad eh, sexy. Iba lakad. Kunyari, pare-pareho marking yan. Isang batch yan ng mga inahin. Papipiliin kayo, bibili kayo sa farm. Palakarin nyo, tingnan nyo yung lakad. Yung magaganda lakad. Mahaba hakbang. Tapos nag-close fist. Tapos malalalim yung talampakan. Malalalim ang maski sakak, pipiliin nyo yung malalalim ang talampakan. Ibig sabihin, masisipag mamalo yun. Bibilis kumilos yan. Sign yun. Kasi doon sa mga naka-alba, parang flat-footed. May mga flat-footed din. Pero sa inahin, piliin nyo yung lakad. Yung sexy. Yung iba lakad. Parang nasa beauty contest. Parang mga lakad ng mga pang Miss Universe. Tingnan nyo, yung balikat, broad shoulders, mahaba ang leg na nakata. Iba magdala, kumbaga. Kailangan may mata kayo talaga sa selection. It doesn't matter naman kung ano itsura ng mata. Eh kung may oriental blood dyan, hindi naman pula lagi yung mata. Mga black siya, mga Jap yan, o kaya mga asil, manilaw-nilaw mata niya. Kung mga black naman yan, maitim ang mata. It doesn't matter to me as long as they can see kung talagang maliwanag ang mata nila, kung magaling ang mata nila. Tignan nyo yung high-headedness. Sa akin, shank, yung likod dito ng ito yung prop to, yung shank dito. Kailangan matulis yan, diretso sa tuhod dito yan. Diretso, diretso, mula doon sa tuhod, diretso rito. Maganda shank. Kasi dyan kinakabit ng tare, importante yan. Alam niyo naman, ang shank importante yan. Just dahil dyan kinakabit ang tare, maganda tuhod, mamana yan. Kasi tinatanong nga sa akin lang, bakit importante? Siyempre, dyan kinakabit ang tare. Mataas ang porsyento ng tinanong din ako, kung ilan breakdown ka lang 100%, ano raw pinaka-importante sa pagmamanok, ilang porsyento? Siyempre, 75% tare. Baliwala yan kundi condition nyo, kung ano man yung mga gagamot na pinagbibili nyo, kung ano man yung paghahanda nyo. Wala yan. Masagwa ang pagkakatare. Masagwa ang pagkakalapat ng tare. Alam nyo naman, yung mga dyan, pagka nagkalokohan dyan sa pagkakabit ng tare, kahit anong galing ng manok mo, hindi susugat yan. Kaya kailangan alam nyo palo, maganda shank dito. Pag ganun ang korte, shank.
Depende kung ano gusto niyo, kung high head, high station. kami medium high lang kami. Tama na sa amin 'yan. Kami grupo namin ayaw namin masyadong matatangkad. Para kasing kangkaro na hindi balanse. Okay. Importante ang tare. Kaya kailangan matuto na kayo magtare. Gumamit kayo ng magagandang bakal, hindi yung mga disposable, kasi mga karamihan ng tare ngayon ginagamit sa gitna. Pag sinabing labanan sa gitna, malalaking laban yan. Disposable yung mga tare ng ginagamit nila dyan. Isang gamit lang, tapon na, hindi pinababasyada yan. Pero yung mga tare namin, yung bakal na ginagamit namin, bihira ibasyada, bihira pumurol. Subukan nyo. Magtanong kayo sa engineers, sa mga machine shop, yung tungkol sa compressed high grade steel ng valvula ng sasakyan. Okay? Acyl blood, di one fourth blood, tama na. Depende kung nasabi ko na to noon pa yung oriental breeding. Pero tandaan nyo, mga oriental headhunters yan. Ulo pinaasintan yan. Leg, ulo. Hindi sila body puncher. Yung Jap, okay yung Jap. Body puncher din yan. May mga Jap na breed na marking na yan. Pero mostly mga oriental headhunters yan. Mga asil, mga Shamu, Rampuri, Bangkiba, mostly from India, Middle East. Headhunter sila. Pagka magbe-breed kayo sa cock side, breed nyo at least hanggang 1/4. Pagka nakikita nyo, maski na 1/4 pa rin, kung headhunter pa rin, lagyan nyo ng, gamitan nyo ng mga inahin na body puncher. Mabibilis din ang paa, katulad ng Kelso. Yeah, marami namang Kelso dyan. Bishop Kelso, Cardinal Club Kelso, Out and Out Kelso. Maraming Kelso. Iba-iba nung pinanggalingan yan. Hindi na pare-pareho yan. McLean. Yan. Mabibilis ang paa. Yellow-legged hatches. Mga black. Yan ang mabibilis ang paa. Sa tanda nyo, ang oriental, ang mga asil, headhunter yan. Ulo at inaasinta yan sa bare-knuckle fighting. Kaya pagka magbe-breed kayo, tignan nyo kung tama na yung laki. Yung laki ng size, saka hindi na sila headhunter, mostly body puncher. Kasi yun ang tamang ano sa akma sa labanan dito sa Pilipinas, dahil slasher tayo. Okay? Cops. At tinatanong sa akin, paano daw ang paggawa ng high pedigree chicken? E di yung pedigree, titignan nyo yung magaganda record na isang pamilya. Marking. Parang kami, kahit China naman siguro, yung mga successful breeder, o may mga malalim na karanasan na sa pag-breed. You always breed the best to the best and hope for the best. Pagka nag-infuse kayo, you also breed, you infuse the best. Yung magandang pedigree, yung record, yung marking. Para sa tao rin yan, nagtatanong yan, no? Mga sa, ano ba, pamilya niya, pakakasalan mong yan. Sino ba tatay niyan? Ano ba tinapos niyan? Sino ba mga kapatid niyan? Nanay niya? Ano negosyo niyan? May mga pedigree sila. Yan tinatawag. Ganun din sa pagmamanok saka sa aso. Yung pagkakabayo, yung pedigree. Kaya nga kailangan yung pedigree nandyan niya sa bloodline. Sa chapter ng bloodline niyan. Kaya yung pedigree sinasabi, kung ano yung mga record. Susunod, pakikita ko yung mga papeles ng PCCI ng manok, ng aso, para makita nyo. Yung iba, alam to. Ayan, mababaw lang na maibig sabihin ng pedigree. Tingnan nyo sa dictionary o kaya sa Google kung ano pedigree. Record yan, na magagandang record. Pedigree. Di, you breed the best marking of a certain pen, of a certain family. Then you breed it to a best marking din ng manok. You hope for the best na mag-nick sila. Okay? Yan ang, sa amin, that's how we produce high pedigree chicken.
Tinatanong yan nung ano eh, nung isang ito, to, Rachel Montejo. How did he breed the best to the best and hope for the best? Sa marking yan. Okay. Sana maski konti na marami kayo natutunan, na-share namin sa inyo. Mag-walking kayo, paaraw kayo, pampalit, pampalis ng tiyan. Gumamit kayo ng hagdan pampara, para hindi ko sumasakit ang tuhod nyo. Balakang nyo, hagdan lang yan. Walking, pampalis ng tiyan, saka ano. Tapos ngunguya kayo ng luya. Piraso ng luya, gawin yung candy. Para ngayon, nagkapalit ang klema. Siyempre, kami may edad na, senior-senior na. Kayo naman, tayo naman, kayo nagmamanok pa. Eh, magbabakuna na naman kayo. At nagpapalit ng klema. Okay, tinatanong niyo pa nga pala, Pabol, ano rin pinakamagandang energy drink? Kumuha kayo ng tubig poso. Mataas ano yan? Mataas sa mineral yan, tapos pahamugan nyo. Pahamugan nyo sa magdamag. Tapos, sa umaga, bago yung painom, lagay nyo ng brown sugar. Tingnan nyo. Bakit pinahamugan? Natural vitamin B. Ang hamog. Bakit may tubig poso? Mineral yan eh. Hindi pa na-filter yan. Tapos sugar, energy yan. Glucose yan. Kaya tayo, we have to go back to faucet water para rich in mineral, hindi tayo nagkakasakit. Huwag natin kalimutan yung advocacy namin. Supportahan nga pala natin ang Council for the Welfare of Children, House of Refuge, Hospicio de San Jose, White Cross, Children Cancer Ward, lahat ng mga orphanage, tulungan natin sila. Ayaw natin sa bahay, pinagsawaan ng mga bata, mga pamahagi natin sa kanila, matutuwa sila. Ang mga reading materials, bigay natin sa kanila. Kung may sobra tayong earning, share natin ang blessing natin para magaang ang buhay natin. We have to give back something to society. Saka huwag tayong gagamit ng plastics, huwag tayong magtapon ng basura, huwag natin sirain ng kalikasan. Please, tayo rin ang mahihirapan. Huwag tayong magputol ng puno, magtanim tayo na magtanim na magtanim para maganda air quality natin. Para nagpapaalala lang, mga brad, mga sis, mga classmate, ang lalakas na na ng lindol. Ang lalakas na ng bagyo. Baka hindi pa kayo natatauhan. Don't mess up with nature. Let nature live alone. Pabayaan nyo lang ang nature. Huwag nyo silang pakialaman. Mahirap kalaban ng nature. Ating nga pala, home for the aged, tulungan natin. Tayo, babalik din tayo sa nature. Pagka when we pass away, ashes to ashes, dust to dust, babalik din tayo sa nature. We came from nature, we'll go back to nature. Respetuhin natin ang kalikasan. Okay, I'll see you guys. Stay safe, be happy, enjoy life, be humble. Pag lumaki ulo nyo, umpisa na ng pagbagsak nyo yan. Okay, I'll see you guys again. Next time, peace, love, and hang loose.